Good morning mga ka-sisters! Ngayon ay may dala akong timba, so medyo hindi masyadong kate, pero ang ano ko po ang gagawin ay kukuha po ako ng gulaman o yung tawag sa kanila ay seaweeds. Yan. Kukuha po tayo ng gulaman, bali pag naluto po yun ay ang tawag ay gelatin. So mas maganda po kukunin yung gulaman ay araw kasi makikita po siya sa ilalim. At saka kahit medyo ang tubig po ay hanggang tuhod ay nakikita rin po siya, at mas magandang kukunin yung gulaman kapag may tubig dahil medyo nakaano po siya, yung pinakadahon niya ay nakalutang pa. So ayan, mamaya kukuha tayo at makikita po ninyo kung ano po yung sinasabing gulaman or seaweeds. Yan, seagrass. Yan, seagrass ang tawag. Okay, tara! Ayan po mga ka-sisters yung gulaman. Nakadikit po siya sa bato. Ayan, medyo mahirap siya tanggalin. Ayan. Ayan po ay gulaman. Yun, karang medyo may dahon siya na konti, na kulay green. Na green. Lulog man ikaw. Ayan. Pag pinutol siya ay hindi siya basta-basta napuputol. Matigas. Thank you.
Ayan po mga kasisters, yung hitsura niya doon sa ilalim. So, nakadikit po yan sa ano, sa bato. So, ganyan, tinatanggal po. Medyo matigas siya tanggalin. Itong ibang mga kasisters ay hindi yan yung hinahanap. Hinahanap po kundi ito yung itsura ng gulaman. Yan. Dito tayo ngayon sa tabi na para umpisahan na natin ang linis yung nakuha kong gulaman or yan, yung gulaman na ginagawang gelatin. Hindi siya seaweeds dahil ang seaweeds po ay hindi yun ginagawang gelatin. So ito po yung gulaman. Ayan. Ganito po kadami yung nakuha ako. Gagawin nating gelatin. So, ang process po nito ay nag-init po ako ng tubig. Ayan. Habang naghihintay tayo na ang tubig ay uminit, ito po yung dapat linisin. Kinukuha yung mga ganitong klase na dumi na kumakapit sa gulaman. Ayan. So mamaya pag nalagyan na po natin ito ng tubig ay na mainit ay makikita po natin ang kaibahan ng kanyang hitsura at ma-identify na po natin kung saan yung gulaman or ginagawang gelatin. Ayan po mga kasisters, so ito po ay ininit na tubig, bali plain water lang po siya, wala tayong halo. So ang gagawin po natin ay mabandian yung ating
ulaman or gagawing gelatin. So, ilulubog natin ito. Ayan po, pag nailubog natin, makikita natin ang kaibahan ng kulay. Marumi pa po ito siya. So, ayan. Kung mapapansin niyo po, ay nagkulay green na. Ayan, may usok. Pag nabandian na po, ay saglit lang. Tapos, hahanguin. Ayan. Lagay natin ito. Maubos. Yung paggawa po ng gulaman ay matagal po na proseso ito. Sa pagbilad pa lang po sa araw ay napakatagal, mga 3 araw. Saka natin magawang gelatin. Ang paghuhugas po nito ay maraming paghuhugas. Yan. Ilang beses natin itong hugasan hanggang sa yung tubig po ng gulaman ay yung malinaw na. Pagkatapos po ay ibibilad natin ito sa araw ng 3 araw. Hanggang sa ang kulay niya ay kulay puti. Hugasan natin ng maputi yung gulaman. Magbibilad na tayo ng ating gulaman. So, lalagay natin sa plastic yung gulaman. Tapos, ibibilad natin sa araw hanggang sa magiging kulay puti na siya lahat. Kung bakit kailangan natin siya ilagay sa plastic, dahil kailangan ng gulaman yung init na plastic. Maghumoy siya doon sa ilalim. Dahil kung ibibilad lang natin siya ng exposed na walang plastic ay matutuyo yung gulaman na matigas. At hindi siya pumuputi. So, pag ilagay natin siya sa plastic, ay nagiging kulay puti siya. Matutuyo siya sa araw sa pamamagitan ng plastic. Okay, tapos tataktan natin siya. Ayan po, matapos natin na ibilad sa araw ng 2 araw. So, ayan, pumuti na po ang kulay ng ating gagawing gulaman or gelatin. So, ipaprocess natin ito at lulutuin natin ng para sa ating merienda. Ayan po mga ka-sisters, hugasan natin mabuti yung gulaman or yung agar-agar. Thank you.
Ayan po mga ka-sisters, bali nagpakulo po tayo ng tubig. So lalagyan natin siya ng sampalok. Ayan. So takpan muna natin. Sisters, kunin natin yung bunga ng sampalok. Ang purpose po ng sampalok ay pangpaasin doon. Tatapon natin yung sampalok. Bali ang natitira po doon sa baw ay yung asim ng sampalok. Saka natin ilagay yung ating agar-agar or gulaman. Maluto yung agar-agar. Ito mga ka-sisters, bali yung nilagay natin agar-agar ay natunaw na. So ayan, kung mapapansin nyo po yung pinaka ano, yung hibla ng agar-agar. Ayan, ididray natin yung agar-agar gamit ang salaan. Ayan, kukunin natin. Tapon na natin itong hibla ng ating yan, agar-agar. Bali, yung ating gagawing gelatin mga ka-sisters ay itong tubig. Yung na-drain na. So, kung mapapansin nyo po, ayan, na may ano tayo dito, may niyog. So, gagatain ko ito, tapos ihahalo. Bali, yung gata ang ihahalo natin dito sa ginawa nating agar-agar or gulaman. Saka lagyan natin siya ng asukal. Dalawang ingredients lang mga ka-sister ang ilalagay natin dito sa ating agar-agar ay ano, yung natural lang, asukal at saka gata na niyog. Tapos pag na-drain na siya, pag nabuo na siya, pwede na natin siyang kainin. Mas masarap na ilagay natin siya sa freezer muna para lumamig. Ayan mga ka-sisters, bali lalagyan natin ng ingredients yung ating agar-agar or gulaman. So dito tayo magluluto sa shilin or gasol para hindi yung abo ng ano, yung abo ng kahoy hindi pumunta doon sa niluluto natin. So andito tayo para magluto. Bali, gagamit tayo ng sugar or asukal. Ayan. Ano muna ako ng asukal. Magpakulay muna ako ng asukal para medyo maganda naman tingnan yung ating niluluto. So maya maya ito ay magiging kulay pula na. So ayan, medyo namumula na. So ilalagay natin yung gata. Ka-sisters, yung gata na nilagay ko ay yung unang gata lang. So yun ang gagamitin natin para sa agar-agar. Ayan po mga ka-sisters, ilagay natin yung ating tinunaw na agar-agar dito sa gata ng niyong. Tapos nito ay timplahan na natin siya ng asukal hanggang sa ang lasa ay matamis. Ayan po mga ka-sisters, bali lumapot na yung gagawin natin ginawa nating gelatin or agar-agar. So ilagay natin ito sa kulmahan hanggang sa lumamig. Bago kami kakain ng ginawa kong agar-agar or gulaman, so mananghalian muna kami dahil kailangan natin magtanghalian kasi ginawa kong dessert yung gulaman, agar-agar. So ayan, bali ang aming tanghalian ngayon ay munggo na sari-sari ang gulay. Bali ang nilagay kong gulay ay yung alugbate.
Alugbate. Kalbos na kasi. Sopre! Mother! Oh, sige. Mother! Amang banal na magpapagyarihan sa mga salamat po Diyos sa mga gandang pangatawan na natanggap namin. Lord, pagpalaan mo po itong pagkain na makabigay ka ng sugla sa mga salamat. Amen! Amen! Kain mga kapatid! Sulong sa kainan! Kaya ate, isa. Ito yun. Hai, namit. Namit. Sabaw niya nga. Ha? Ilapit mo so. Ilapit mo. That is so good. Harap. Kailangan ko magkuha ng mga gulay-gulay. Ayan mga ka-sisters. Makatapos na kami magkain ng tanghalian. So, andito na kami sa agar-agar para na dessert namin. Hay na. So, ayan. Dessert. Agar-agar. Tugid ako. Ako pa isip lang dito. Ayan. Ika, video nag-ikis-ikis. Tika. Yun, ang ganda. Ang ganda ang kulay. Ayan, kanya-kanya na tayo ng kuha. Kutsara ko lang. Kasi excited na, padami-damihan na lang tayo. Kutsara. Sarap ng agar-agar. Sarap ng Sarap ng agar-agar. Gawa ni Sister Mary.